Yan. At saka, Tatarik, tayo magkukwentuhan. Eh, marami nagtatanong, ano? Actually, Tatarik, napakarami mong fans. Ako, isa ako sa tagahanga mo. Baka pwede, patali ko na yung misis ko. Papatali? Oo. Kasi, wala na ang problema. Oo, oh, dalawa na anak eh. Oo, oh, dalawa na. Oh. Meron kaming kapitbahay. Oo. Oh. Sobra ang pagka seloso. Seloso? Ng lalaki. Oo. Oh. Selos ng selos. Kasi alam mo, ito Marites lang to, no? Kasi yung kumpare ko, matagal na wala. Mm. Dalawang buwan. Nung umuwi siya. Yan, saka, Tatarik, tayo magkukwentuhan. Eh, marami nagtatanong, ano? Actually, Tatarik, napakarami mong fans. Ako, isa ako sa tagahanga mo. Interest naman kasi mga kwento mo eh. Talagang baon na baon eh, no? Ayan, at si Tatarik po, Tatarik, ilang taon ka na talaga? Ilang taon ka na? Pakarami mong itatanong. Ba't yun ka naisipan mo? Ay, alam mo naman si Omeng. Siraulo si Omeng eh. Yan. Hindi, mga kuhulaan ko, Tatarik. Mga ka-jokers. 62, 62. Kuhulaan po. 62! Masya. O kayo nga, mag-comment nga kayo, ilang taon si Tatarik sa inyong paningin? Sa inyong paningin at sa inyong palagay. Ito ang clue. Kuripot ito, kuripot. Kuripot. Yun ang clue. Ang clue, kuripot ako kasi 62. O hulaan nyo kung anong edad na si Tatarik. Yan. Napakabait ni Tatarik. Talagang sa totoong buhay. Matagal ko rin pinangarap na si Tatarik. Makasama ko sa pagpapasaya. Alam mo kasi Tatarik, di ba? Magkapareho tayo. Magkapareho kami ni Tatarik na walang ginagawa ko sa buhay ko, di magpasaya lang ng tao. Kaya palakpakan natin. Alam nyo kasi sa sobrang lungkot na ng mga tao ngayon, ang gusto nila, yung nakakasaya lang. Kung kayo po ay nakapalo sa page ni The King, sa The King's niya ha, sa Facebook, ipalo nyo po si Tatarik sa kanyang Tatarik Balonso. Yan. Tatarik Balonso jokes. Yan. Makakarinig kayo dyan at talaga nga jokes na ngayon nyo lang maririnig sa inyong tananang buhay. Siyempre, ang akin pong YouTube channel ay ang The King's TV. Yan. Marami po kami i-upload dyan ni Tatarik. Kaya kung hindi pa po kayo nakakapag subscribe, mag-subscribe na po kayo, lalo-lalo na sa inyo. Mga Tatarik, yung mga followers mo, bibigyan ko lang ng tip. Sa darating na December kasi may parapolo kong cellphone. Ang mananalo doon, number one required ko, naka-subscribe sa akin channel. Kapag kayo naka-subscribe at ako'y nag-live, may mga tanong kasi ako doon na itatanong sa kanila. Kaya pag nag-subscribe kayo at may notification bell, maano kagad kayo na kailangan nyo manood. May pag-asa kayong manalo ng isang cellphone sa darating po yung December. Yun eh, yearly kasi kung ginagawa yan, Tatarik, bilang papasasalamat dito sa ating mga followers at sa ating mga masugid na manonood. Yan. Alam nyo po ba ang lamig dito? Negative 4. May yelo na nga ang ceiling pa eh. Eh kasi alam nyo si Tatarik, ayokong pabayaan to. Kasi kanina mainit. Kanina habang mainit, nagshoot kami ni Tatarik. Pinapawisan. Pinapunta ko rito sa kwarto. Ayun na lumabas. May totoo yun mga ka-jokers. Talagang napakalamig dito. Ang totoo, kanina, humingi ako ng tubig na malamig. Talagang nagyayelo. Nagyayelo? Oo. Napakalamig. Iyong palay, wala pa sa uno, wala pa sa dos. Makuha na. Talagang mabilis magyelo ang tubig dito. Kanina nga, nagsindi ako ng kandila. Ipinasok ko sa frigider. Pinasok mo? Kalahating oras lang, yung sinag, tumigas. Tumigas pati sinag? Grabe naman pala nga. Grabe lamig, ano? Talaga yan, yan ang tatak-tatarik. Ganyang kalamig. Ganyang kalamig dito. At syempre, ha? Kaya malamig dito. Kasi sa init naman tatarik na suot ko, mahirap na. At saka yung sinasabi mong kape. Oo. Dito sa Batangas. Kasi sikat na sikat ang kape. Sa Batangas, o katabi ng chow. Mahilig ka sa kape? Mahilig ako sa kape. Yan, pero ang kape, dyan sa Batangas, iniiwasan na ng mga kababaihan dahil nagkakaroon sila ng breast cancer. Ibig sabihin yung kape sa Batangas? Nakaka-breast cancer yan. Nakaka-breast cancer? Mga kababaihan, dalaga, o kaya mga
dalagita pa lang, oh, nagkakaroon ng breast cancer dahil sa kape. Breast cancer? Oh. Nang dahil sa kape? Oh. Bakit kaya? Kape pindot at kape pisil. Yun lang! Kabagay, ano? Kape pindot. Naku! Yan, si Tata Rick po ay taga Plaridel, Bulacan. At isang karangalan ko po na ang pagkakatanggap sa akin dito na The King. Yes naman, Tata Rick. Kaya parang halos punong-puno ng ligaya ang dibuyo. Yan. At hindi lang yan, ano? Eh, alam nyo, nagpunta dito si Tata Rick. Wala kaming usapan dito kung anong gagawin namin mga vlog. Nung magkita kami ni Tata Rick, nakagawa kami ng anim na vlog at yan po ay abangan nyo at mapapanood nyo yan. Abangan nyo yan. Naku, talaga naman nga. Sasakit pati tumbong nyo. Nakakatatawa. Yan, Tata Eric. At kailan ka nag-umpisa na nga? Kailan ka ba nag-umpisa na sa social media? Kasi marami dyan na matagal na nag-umpisa. Ikaw, kailan ka nagpakilala sa social media, Tata Eric? Sa pagkakatanda ko is August 29. August 29? Na 2019. Pero 2019, pero Tata Eric, may napapanood ako mga video mo na o sa bagay mga 2019 'yon. Pero hindi ikaw nagpo-post, iba. Ang nag-post noon is yung Roderick Balonzo. Anak ko 'yun. Ano 'yan? Anak mo. Roderick Balonzo. So wala ka pa channel noon. Wala pa. O, pero nakakatuwa ha, ang daming followers si Tata Eric. Yan. Tingnan natin ang followers si Tata Eric at tingnan niyo kung gaano karami. Yan. Ang followers po ni Tata Eric ay 24 million. Tama ba ako? Ah, hindi pala, 24 minutes pala. 24 minutes pala to! 24 million. Kiraulo din si ako eh. Kinabahan ako eh. Kinabahan ka din? Oo. Yan ha. Abangan nyo po kami sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa TV Patrol, sa Xing, Pornhub, UGIS, YouTube.com. At isa pa, sa I Wonder. I Wonder! Ay, Ma'am Susan Enriquez. Kay Ma'am Susan Enriquez. Pinalabas ito noong October 2, 2019. Wow! Wala pa akong kuha nun. Wala pa akong sariling channel nun. Oo. Pero, na siguro, napansin nila Ma'am Susan Enriquez ng I Wonder, napasyalan ako ng grupo nila. Kaya nagpapasalamat. Sa I Wonder, oo. Oh. Nagpapasalamat. Oo, oh, si Tata Rick, pinapanood na rin natin yan. Dati, Tata Rick, ilan itong mga mahal mong supling? Ilan na bang anak ni Tata Rick Malonzo? Ang anak ni Nanay Asun is 8. Oo, 8. 4 na babae, 4 na lalaki. Wow, puyat ka pa niyan. Oo, 8. Paano? Alam mo, ang totoo niyan, ito, total na itanong mo rin lang. Ang pangarap talaga ng mag-asawa, mga dalawang anak lang, di ba? Dalawang anak. Oo, tama lang. Ang kinakailangan, ang anak mong una ay pag na, halimbawa, isang babae, isang lalaki, stop na. Oh, stop na. Di ba? Oo. At iyon din ang pangarap ko nung araw. Dalawa lang? Dalawa lang. Ang panganay ko, babae. Babae? Isa na lang. Oo. Oh. Sumunod, lalaki. Lalaki. Itong kasama ko ngayon. Aha. Yung may dala ng sasakyan. Yun ang pagdating nun, pa oras na naging dalawa na anak ko, nakipag-usap na ako sa doktor. Sa doktor? Doktor, gusto ko na pong, gusto kong ito na lang ang maging anak ko. Tama na yung dalawa? Panganay. Lalaki, sumunod. Panganay na babae, sumunod. Lalaki. Lalaki? Di, dalawa. Okay, dalawa? Na. Pinakiusapan ko, doktor, baka pwede, patali ko na yung misis ko. Papatali? Oo. Kasi, wala na ang problema. Oo, dalawa na anak eh. Oh, dalawa na. Matutupad na yung hiling ko eh. Oh. Eh, sabi ng doktor sa akin, walang ka-problema. Yan. Paring Rick. Itatali? Pagkaraan ng dalawang buwan, tatali natin. Mababa. O sabi ko, sige, pagkaroon dalawang buwan, pupunta uli kami rito sa klinika mo. Yan. Hindi, wag na. Ako na lang ang pupunta sa inyo. Barkada ko yung doktor. Ha, barkada mo yung doktor? Ako na lang ang pupunta sa inyo. Ayos. Ngayon, pagkaroon dalawang buwan, nagpunta yung doktor. Nagpunta. Pare Enric, yung usapan natin. O sige, pare, ikaw na ang bahala. Patatali ko yung misis ko.
ay nagkaanak pa kami ng anim. Nagkaanim pa kayo? Anim. Teka muna, kala ko ba itinali na? Oo, oh, itinali. Saan itinali? Tinali sa kama yung misis ko. Kaya pala. Wala nang alisan. Kaya pala nakawalo. Buti ka mo, Tatay Rick. Nanganganak ang misis mo, katabi ka. Ayoko para ko. 12 anak. Sunod-sunod yung. Kada taon, nakakanak. Taon-taon. Oo. Eh ang problema, si kumpare, 30 years na hindi umuwi. Abay, akalain mong napakasipag. Abay, nasa abroad yung asawa eh. Yung nasa Pilipinas, anak ng anak. Naalala ko tuloy, naalala ko nung ako yung napunta dyan sa dagat minsan. Tate Rick, may nakita ko magkumpare. Eh siyempre, pag madaling araw, ano sila eh, pupunta sa laot. Sabi niya sa kumpare, pare, kung bagay lalaot, o pare, para sa pamilya. Oo. Ano nang ganon? Nung, kasi yung mga yan, isang linggo yata sa dagat bago bumalik. Nung kabilang buwan, ganon ulit. Sabi, pare, saan punta? Lalaot. Lalaot? Oo, pare. Para sa pamilya. Okay. Laging ganon, pagkalipas ng 3 taon, lalaot ulit. Sabi ng pare, pare, saan punta? Lalaot. Sabi nun, lalaot. Walang nga ka. Kalalaot ko. Kamukha mo lahat ang anak ko. Yung pala sinisinsayahan. Yun ang masipag mga anak. Walang kahirap-hirap. Oo, di ba? Papalaot ka lang. Papalaot ka lang. Mahirap din pala yun. May iwanan mo si misis. Ano? Abe, ito nga, meron kaming kapitbahay. Oh. Sobra ang pagka seloso. Seloso? Ng lalaki. Oh. Selos ng selos yung lalaki. Selos na selos? Oo. Eh yung babae naman, nagsasabi ng totoo. Oh. Sweetheart, huwag kang maniniwala sa mga sabi-sabi na ako'y nagtataksil sa'yo. Yan. Kahit kailan, hindi kita pwedeng pagtaksilan. Oo ba? Eh hindi. Marami nagsasabi sa akin. Nandiyan sila, mga kapitbahay natin. Ano daw? Sinasabing may lalaki ka raw. May lalaki? Na ikaw ay nanlalalaki. Nako! Mahal naman, hindi. Talagang sinusumpa ko sa'yo. Nako. Hindi talaga. Yan. Oo. Araw-araw, ginaganon siya nung asawa, nung lalaki. Oo. Eh, napikon yung babae. Napikon? Eh, kung gusto mo eh, at hindi rin kita mapaniwala, hindi rin kita mapakiusapan, hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko. Oh. Eh, gusto mo, maghiwalay tayo? Aba. Sige, hiwalay. Oh. Sige. Kaya lang, yung 4 na anak natin, dapat hati tayo. Hati? Hati tayo sa'yo. Oo. Eh di sige ka, mamili ka, sabi ng babae. Oo. Mamili ka. Eh, 2 anak na babae, 2 anak na lalaki. Tigalawa? Bale, 4. Tig-isa tayo sa lalaki. Tig-isa tayo sa babae. Sige, walang problema. Kunin mo ang gusto mo, isama mo. Yan. Di, yun na, nagkasundo na. Dala na ang damit, tumulis na 2 dalawang bata. Eh, sabi ng babae, tarantado talaga ito. Bakit? Kung alin pa yung hindi kanya, yung panapili. Hindi pala kanya lahat yun. Naku naman. Pero na, naalala ko yung usapang hiwalay Tate Rick eh. Oh. Ito mo si Mameng. Mm. Nag-away kami na isang araw niyan. Mm. Hinamo ko nga ng hiwalay, ayaw pumain eh. Ayaw. Kanya mga bata, akin ang halaman. Ayaw. Ayaw. Ang italiba is, anong Rome? Italy. Nasa ba Italy? Rome. Italy. Yung Italy, yun yung nanganganak. Itinatali yung. Europe yun, Europe. Europe. Akala ko sa Rome yan. Bakit? Eh, madalas ako sa Rome. Madalas ka sa Rome? Saan sa Rome? Rome 501. Rome 502. Rome 304. Maraming sa 304? May kilala din ako. Galing din ako sa Rome. Diyan sa 304. At yan ba yung si Quincel, yung maputi ang balakang? Nako, yung mismo. Pero nagpunta ako din. Nagpamasahe dati ako doon. Mura lang. 150 lang. Ang antibiotics, 238. Alam mo dati? Oo. Yung mani, alam ko sa English lang. Sa English?
sa English lang. Pero nung makarating ako ng Italy, ng Rome. Ng Rome? Noon ko nalaman ang mani sa Latin. Sa Latin? Oo, oh, sa Latin. Parang madyong yan ah. Salat yung... Alak ko yan. Huwag mo nang alamin. Alak ko na yan. Oo. Twisted! Bisaklat! Oo, kumpare ko. Pumupunta doon sa kabilang bahay pag wala yung asawa. Pero totoo kaya yun? Kasi alam mo, ito Marites lang to, no? Kasi yung kumpare ko, matagal na wala. Dalawang buwan. Nung umuwi siya, hindi na siya kalala ng aso. Yung aso nila, tapang. Inauawan siya. Nagtataka siya, sabi, hindi ako kalala ng aso ko. Tapos dumating yung kumpare. Tumakbo yung aso. Hinimod yung paano, kumpare. Gumagano'n-ganon pa yung buntot. Mukha nga na. Mukha may nangyayaring kakaiba. Marites niyan. Mas kilala. Ay, ganun talaga. Pag wala laging yung asawa, eh, matik na yan. Tantararan!